Eh mga ka-native, tingnan nyo po itong napakaganda nating patuka sa ating manok. Yan. Combination ng pellets, trigo, crack corn. Yan. Yan, bago po tayo magsimula sa topic natin ay nagpapasalamat na po tayo sa mga subscribers natin, supporters at saka sa mga silent viewers. Dahil po sa inyo umabot na po tayo ng 6,279 subscribers. So konting-konti na lang magiging 6,300 subscribers na tayo. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe diyan, so please subscribe na rin din po kasi napakalaking tulong po noon para dito sa ating manukan. Itong pinapatuka po natin sa manok natin ay tinatawag na pre-conditioner feeds. Yan. So gawa po to ng ating veterinarian na si Doc Jojo. Yan. So siya din po ng sponsor sa atin. Yan. So yung kanyang AgriVet ay Doc J AgriVet Trading. Located po yan sa Tuazon, Blacto, Pulomolok, South Cotabato. Yan. Syempre, mabibili din po itong feeds natin, yung mga produkto na ginagamit natin dito, ay mabibili nyo po sa ating Facebook page, Pulomolok Native Chicken. Yan. So, meron naman tayong mga subscribers doon na nag-like at saka follow. So, paki-like and follow na rin din po ng ating Facebook page. Yan, kasi nag-update din po ako doon ng mga pinapakain natin sa mga manok natin. Dito sa amin ngayon, medyo masama talaga yung panahon. So, hindi po dumating yung ating noodles na ipapakain sa mga manok natin ngayon for secondary feeds, no? So, ito, primary lang po itong binigay natin. So, napakamura po nyan. Nasa 1,250 pesos per sack, no? So, per kilo, nasa 25 pesos. So, mura na siya kasi combination na po yun ng trigo, crack corn, tsaka pellets na napakaganda. No, unlike dun sa ibang brand na napakamahal, so umabot ng 34 pesos hanggang 35 pesos. Meron pang 37 pesos kapag meron ng mix. Yan. So ito, napakamura. Tapos quality. Meron naman tayong mga pellets na nasa halagang 980 pesos per sack lang. So napakamura na mga patukan natin sa mga manok natin. Yung mga secondary feeds natin, meron tayong biscuit or biscuit, tapos meron tayong noodles, no? Yung medyo expert na ata yun, pero okay pa naman, goods pa naman. Nasa 15 pesos per kilo. Yung isang sako nasa 750 pesos, 50 kilos na po yun. Yung topic pala natin for today ay about sa kikitain natin sa ating manukan. At syempre, kasali na po din dyan yung mga gagastusin natin every month. So, monthly po yung ating isosolve. Yan. Para malaman nyo po. At syempre, magaganahan po kayo mag-alaga ng native chicken. So, sa sikreto na naman yung sikreto na naman talaga sa pag-alaga ng native chicken, ay syempre, yung patukan natin, dapat medyo mura, tapos quality. At syempre, magandang patubig. Yan, di sana naubusan ng tubig. At syempre, magandang tirahan at paitlugan nila. Yan. So sa patulugan nila kahit hindi lang masyadong maganda, yung talagang dun sa maganda is yung paitlugan nila. Pero itong ating patulugan, i-renovate pa natin to kasi ditong mga yero na to medyo manipis kasi yan. Tapos dun medyo makapal. Yung lapad po nito nasa 20 feet, no? Yan, medyo malawak din po yung patulugan nila. Yan. So kasi diyan kahit 100 heads. Yan. So doon sa ating pugad, yan. So meron tayong naglilimlim na dalawang inahin. Yan. So wala po nakakapasok diyan kung gabi kasi pinapaalis ko talaga yung manok na natutulog diyan. Yan oh. Napakatakot talaga ng manok natin. Yan.
So proceed na agad tayo sa topic natin kasi medyo masama talaga yung panahon. Yan. Meron pala tayong kaibigan na taga Palawan na si Jomel Nerveza. Yan, nag-comment sa ating comment section kung paano daw masosolve yung kanyang problema kasi merong daga sa kanya. No, kapag nangitog na daw yung nagkasisyo na daw yung inahin niya, kinakain daw ng daga. Yan. So yung solusyon lang doon ay syempre dapat marunong ka mag-candle. Bakit ka dapat marunong mag-candle? Kasi dapat mo makita kung malapit na siya magkasisyo, or kung hindi ka marunong, mag-count ka na lang hanggang 19 days. Tapos yung malapit nang mapisa, ilagay mo na siya sa kulungan. Yan. So yung kulungan dapat medyo ano siya? Medyo yung agwat, medyo agwat ng kawayan, medyo maliit lang, no? Maliit na yung agwat para hindi makapasok yung daga. Yan. Tapos after 21 days magkasisyo na. Syempre, hindi na po 'yan papasukin ng daga, no? Yung screen kasi kayang ano, kayang kagatin ng daga. Kaya napakalakas na po ng ano, ng ambon dito sa amin. Yan. So medyo pasinong lang tayo ng konti. Doon tayo sa pugad magtambay. Yan, no. Manok natin, medyo napapasilong na. Yan. Ito na siguro tayo magtambay, ano? Malakas na po yung ulan, eh. Yan. Yan, so dito muna natin papasilungin yung mga manok natin. Yan. Yung gastos lang naman sa manok ay syempre itong ano nila, itong pugad, yan. Mga kahoy, mga yero. Syempre yung bahay din nila. Yan. At syempre, itong mga patubigan, pero konti lang naman yan. Mura lang yan. Mababawi nyo agad yan kapag nagkabenta na po kayo. Iba yung malok natin, oh. Yan, meron tayong dalawang naglilimlim. Yung isa, nalipat ko na ito sa palimliman. Yung isa, hindi pa. Yan. Yung gastos talaga sa pagmamanok, no? Except dito sa patulugan nila, pugad, ay siyempre patuka at siyempre tubig. Yan. Pero sa tubig, di naman sila talagang masyadong malakas kasi hindi naman talaga naliligo itong mga manok natin. Yan o. Yan. So sa pagbenta nito, dapat talaga 4 months to 5 months ay maibenta nyo na po yung mga manok nyo. Yan. So tumitimbang na po yan ng 1.5 kilos hanggang 2 kilos kapag nasa 4 months to 5 months na yung manok natin. Yan. So dito, every 100 heads yung isosolve natin. Ano? Yan. So dito, yung isang sako ko, kayang ubusin lang sa isang linggo. Yan. So ganyan kalakas kumain yung mga manok natin. Yan. So, syempre, pinaka-maximum ko siguro na mauubos is 4,000 per month. Yan. So, yung gusto nyo, pwede naman kayong makatipid talaga sa patuka kasi meron tayong secondary feeds na ginagamit. Yun yung mga noodles, yan, 15 pesos na yung per kilo. Kaya masasabi ko talaga, maximum natin 4,000. Kasali na po dyan yung tubig. Hindi po tayo gumagamit ng kuryente. Kasi nga po, natural po yung ating incubation system. Yan, ito po yung ginagamit natin incubation system. Yan, natural lang. Yan. So, after 4 months, syempre yung mga gagastos natin, nasa 6,000 pesos na. Yan. So, 6,000 pesos yung ating nagastos. Tapos, yung ating manok, umabot na po ng 1.5 kilo, no? 1.5 kilo. Tapos syempre kapag umabot na ng 1.5 kilo yung 100 heads, nasa 150 kilos na po yung mga manok natin. Yan. Tapos i-total nyo po, no? Yung gastos natin ay umabot na po ng 16,000.
Yan, kumuha na lang po tayo ng calculator. Yan. Oy. Wait lang po, ano. Yan. So, ito na yun. Yung sabi ko nga, 16,000 na yung nagastos natin. Tapos, yung ating manok is umabot na po ng 150 kilos yung 100 heads. Yan. So, yung isa ay, yung isang kilo po, per kilo, ay nasa 230 pesos. Yan. So, no, meron na tayong 34,500. Tapos, yung nagastos natin ay 16,000. Yan. 16,000 yung patukan natin, tubig, no? Yan na po lahat. So, meron tayong 18,500. Yan. Na, yung ano po talaga natin, yung income. Tapos, i-divide natin sa 4. Yan, 4 kasi 4 months, harvest na siya. So, wait lang. Mali yata. Yan, 18,000 divide 4. So, meron tayong 4,625 pesos. No? So, minimum pa lang yun. No? Yan, yun po yung ma-income natin every month kapag meron tayong 100 heads. Yan. Paano naman kung marami tayong ano? Yung plano ko kasi, magkano tayo ng apat na tagpo 100 heads, bali 400 heads. Yun yung plano ko talaga. Yan, every month makabenta tayo para syempre patuloy yung ating pagbenta. At syempre, kung paano naman kung ano, kung halos 2 kilos na yung mga manok natin. Yan. So kapag 2 kilos na yung manok natin, 100 heads times 2 kilos yung isa, meron tayong 200. Yan. Tapos yung isa, yung per kilo natin 230 pesos, meron tayong 46,000. Tapos, yung ating gastos is 16,000. Yan. So, meron tayong malinis na 30,000. So, yung 30,000, i-divide natin sa 4 months. Meron tayong 7,500 monthly. Yan. So, hindi pa masyadong maximum yung 2 kilos kasi minsan umabot ng 3 kilos yung ating mga lalaki. No? Basta't maganda lang yung pag-alaga natin. Yan. So, umi-income tayo ng 4,000 plus hanggang 7,500 pesos per month kapag meron tayong 100 heads na manok na native chicken. So, hindi pa bukasali yung pagbenta natin ng mga itlog, no? Meron pa tayong pagbenta ng itlog. So, ibang usapan na naman yun kasi yung focus na muna tayo ngayon sa karne ng manok natin. Yan. So, hindi lang po ganito yung mabenta natin, maibibenta natin yung karne. Meron pa po tayong mabibenta. Merong itlog, merong sisiw. At syempre, pwede natin mabenta yung mga ipot ng mga manok natin, no? Pang-fertilize ng mga halaman. So, ganyan po yung mabibenta natin. Yung 7,500, malaking bagay na po yan para sa isang farmer na konti lang naman yung gagastusin natin. Yan. Itong manok natin, ay syempre, konti lang po yung ano, maliit lang po yung mortality rate nito. Kasi natural yung ginagamit natin. Makikita nyo naman na syempre, talagang pinapalimlim talaga natin yung mga manok natin. Yung nag-aalaga sa mga sisiw natin, hindi po di kuryente. No? Talagang mga breeders po talaga natin, mga inahin. Yan, medyo lumalakas na po yung ulan. Siguro yan lang muna ngayon. At proceed na po tayo sa shoutout. Tapos bukas na naman, no, magtatapik na naman tayo ng napakagandang mga topic. So meron pa tayong mga topic doon sa ating comment section, mga subscribers natin na nagtatanong. Meron din po nagtatanong sa page. So maghahanapan ko talaga ng mga time yan para masagot yung lahat ng mga katanungan nyo. Tara mga kaninti, proceed na po tayo sa shoutout. Yan, lakas na po yung ulan. Mga kaninti, sana may natutunan naman kayo sa vlog natin for today. At syempre, proceed na po tayo sa shoutout. Shout po na kay EJ Marquez, Artlyn Lacson. Uy, Lacson kay... Ano ko siguro to? Baka kakilala ko to. Tres Marias Backyard Farm. Yan, from Capiz. Maraming salamat po. Ramilito Batubalani. Raj Aladim, talagang napaka-supportive nito. Ted Tadjos. Felinda Labrador. Jason Pama, Toto Pong, Anthony Patok, yan, supportive din to. Erwin Malacaste, yan, at saka sa pamilya niya, Malacaste Family,
sa diyan sa Masbate at sa Lubang Occidental Mindoro. Jeff Mananquil, yan, Jeff Mananquil. Montazer Luntua, yan. Michael Strada, supportive din to. Lalo na po ito si Noel Guiana. Jenny Anlikira, A. Solendon, Rex Aguila Andal, at kay Ma'am Princess Aslin sa atin na napaka-supportive sa ating mga videos. Mga kanitin, kung gusto niyo po mapashoutout, mag-iwan pa po kayo ng comment dyan sa ating comment section. At para mashout po kayo sa mga susunod nating videos. Tapos kung meron po kayong katanungan, mag-iwan na po dyan ng questions sa comment section natin para masagot natin yung katanungan nyo. At syempre, kapag maganda yung tanong nyo, yun po yung itatopic natin sa ating vlog at may feature po kayo. So magtanong na po kayo dyan mga kanitin. Yun lang po at kita-kits sa susunod kong video. Maraming salamat.